So, ito na po. For today's video, ay ito naman ang ipapakita ko sa inyo kung paano ba gagawin itong mas maliit na version ng ating blooming tulip. Oh, ayan. So, ito ay pangatlo na, pang-apat na yata sa aking tutorial ng tulips. Yung mga materials po na kakailanganin natin ay syempre 3 colors para sa ating tulip, isang kulay para sa petal, yung dito sa pollen natin, itong part na to, at saka itong na pinaka-center. So ang gagamitin ko ngayon ay bubblegum pink, so golden yellow naman yung para sa pollen, yan. And brown naman, chocolate brown yung part na yon. Gusto nyo gumamit ng ibang material, pwede po kayong gumamit ng 4-ply milk cotton yarn. Kasi yun yung medyo ka-size ng 10-ply polyester. So para naman po sa hook size, 2.5 mm. Kailanganin din po natin ang dalawang size ng wire para sa petals at ito naman ay para sa stem. Para sa size nito, number 22. And then ito naman po ay 2 mm. So ilalagay ko po ang link ng shop kung saan kayo pwedeng makabili sa ating description box. Sa paggawa po natin ng bulaklak na ito, kakailanganin lang natin ng 6 na petals. Total of 6 petals. So, 3 yung malaki at 3 yung maliit. Mas maliit po yung nasa gitna. So, ipapakita ko po muna sa inyo itong ating malaking petals. So, get your materials and let's crochet. Let's chain 15. So, make a slip knot first, of course. Ayan. And chain 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. So, wag nyo pong luluwagan yung inyong chain kasi po kapag ka nag-double, gumawa na kayo ng stitches, ginawa nyo na yung petals, maaaring magkaroon ng butas yung center part ng ating petals. Okay? So, after 15 chains, let's make 1 double crochet into the 4th chain. So, let's count it. 1, 2, 3, 4. Okay? So, let's make 1. Only 1. Double crochet. Ayan. So, after that, meron na po tayong dalawang double crochet dito. Ano? So, galing sa chain, foundation chain, tapos yung isang double crochet na ginawa natin. And now, let's make 5 treble crochet. 1 in each stitch. Okay? So, into the next stitch, 1 treble crochet. So, marunong na po mag-treble crochet. Ano? So, kung hindi pa naman po, may tutorial naman po dyan sa ibang channel. Okay, so that's 1. Two. Three. Four. And 5. Okay, so total of 7 stitches na po yan. 2 double crochet at 5 treble crochet. Next po, gagawa tayo ng 3 double crochet, 1 in each stitch. 1, 2, and 3. Ayan. So, after natin gumawa ng 2 double crochet, 5 treble crochet, 3 double crochet, gagawa naman tayo ngayon ng 1 half double crochet. So, ayan. Dapat po alam nyo na yung mga basic stitches. Ano? So, ayan. 1 half double crochet. Into the next stitch, let's make 1 single crochet. At dito sa ating last stitch, pinakadulo, gagawa po tayo ng 3 single crochet. 1, 2, and 3. So, igilid muna natin tong tail do sa kabilang side. Huwag muna natin siyang i-hide. So, 3. Okay?
So, kung ano po yung pattern na ginawa natin dito sa kabilang side, kailangan ganun din po yung gagawin natin doon sa kabilang side, syempre. So, natapos yung ating 3 single crochet dito. Sa susunod na stitch po ay 1 single crochet. Ayan. So, habang tayo ay gagawa na ng stitches natin, i-hide na po natin yung tail. So, itusok natin dito sa susunod na stitch. Itago si tail. Itago sa single crochet. Ayan. Okay. After 1 single crochet, let's make 1 half double crochet. So, 1 half double crochet sa susunod na stitch. Ayan. Pasunod po, 3 double crochet, 1 in each stitch. One, 2, and 3. Then after that, 5 treble crochet, 1 in each stitch, of course. 1, 2, 3, 4, 5. So treble crochet mo, madam. Into the next stitch, 1. Ito yung pangalawa, 2, and 3, and 4, and 5, 5th and last treble crochet. Then after that, 2 double crochet na po. So 1 double crochet sa susunod na hole or stitch, and gagawin natin siyang chain 2 para dun sa pangalawang double crochet. Okay, so 1 and 2. Ayan. So this is counted as double crochet then in a form of chain. Ayan. So itusok natin dito sa pinaka last stitch or hole. Itusok natin at tayo ay mag slip stitch diyan. Ayan. So slip stitch. So, ganito na po ang nagawa natin. Ano? Nakagawa na tayo ng petal or mukhang dahon. So, this time, para sa second round ng ating petal, itatago na po natin yung wire. Okay? Yung galvanized wire natin. Ito yung recommended kong wire kung mga ganito yung mga project kasi mas maganda. So, okay. Put the wire in between the yarn and the hook. So, ilagay natin siya ganyan. Twing! And then, let's chain 1. Mag-chain 1 tayo. Okay? So, dito po sa outer loop ng mga chains, ayan, gagawa lang tayo ng single crochet dyan. Ano? So, bakit hindi daw ba dito na lang sa chain space? Huwag po tayo sa chain space para maiwasan natin yung magkaroon ng visible na butas mamaya kapag binubuo na natin yung ating flower. So, dito na lang tayo. Yung pinakang kauna-unahang chain dito, yung outer loop po niyan, ayan, dun tayo magsisingle crochet. So, hanapin yung mabuti kasi masisiksik, nakasiksik. So, 1 single crochet, and then 1 single crochet again, into the next outer loop. Ayan. Total of 2 single crochet na po yung nagawa natin dyan. So, pagdating dito, sa tapat ng double crochet, full stitch na po natin lalagyan ng single crochet. Ha, hindi na outer loop. So, full stitch. So, meron na tayong dalawa. Ito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Ayan. So, 14 single crochet po dito sa side na to. Pagkatapos ay dalawang single crochet dito sa pinakadulo. So, dito lang tayo mag-i-increase ng single crochet sa pinakang tip ng ating tulip. Ayan. 1 single crochet. And 1 more single crochet into the same stitch. Ayan.
Pagkatapos niyan, gagawa ulit tayo ng 14 single crochet dito sa kabilang side. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Ayan. 14. So, after that, mag-i-slip stitch po tayo dito sa kabilang side. Yung first top chain, okay? Yung kauna-unahang single crochet natin dyan, mag-i-slip stitch tayo. So, ilagay natin itong kabilang wire, itong wire doon sa kabilang side, pag ganyan, nakakross silang dalawa. Okay? And then, slip stitch tayo dito. Pagkatapos, ay mag-chain 1 po tayo dito sa pagitan nitong dalawang wire. Ayan. Then after that, let's cut the yarn. Ayan, itong ginagawa po natin na to, ito yung ating outer part ha, outer petal. So, kailangan natin gumawa ng tatlo ng outer petals na to. So, kailangan, wag nyo muna siyang iti-twist yung wire, wag nyo muna ilalock, okay? Ang kailangan nyo gawin, tatapusin nyo muna yung tatlong petals. So, hayaan nyo lang muna siya nakaganyan. At kapag nabuo nyo na po yung tatlong peraso, saka lang natin isiset itong ating itsura ng petals. Ano? So, i-bend natin yung dulo ng ating petals, like this, para magkaroon siya ng sharp tip. Ayan. At saka natin siya banat-banatin. So, banat-banatin natin siya para gumanda yung itsura niya. At kapag okay na po yan lahat, okay na sila, diba? Magkaka-same size na siya. Kailangan sukatin mo, same size dapat. So, kung hindi, kung merong isang maliit or malaki, kailangan ay i-adjust po natin bago natin i-lock or i-twist yung ating wire. So, sa pag-twist naman ng wire, ganito lang. Ilagay nyo lang itong tail dito sa gitna. Ayan. So, make sure nahatak nyo mabuti, okay? Pwede nyo ring ibuhol muna ng isang beses. Ayan. Tapos, saka natin ilagay dito sa gitna. Kasama na itong isang wire na to. Then, saka natin siya i-twist. Yan, kapag na-secure na po natin yung ating mga petals, yung pang outer petals natin, gawin naman natin yung pang center petal, okay? Let's chain 12. So, make a slip knot muna. And chain 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So, next po, let's make 1 double crochet into the 4th chain. Oh, so, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Doon po tayo gagawa ng 1 double crochet. Ayan. Then, after that, let's make 5 more double crochet. So, 1 double crochet in each stitch lamang po. Okay? So, dapat magkaroon tayo ng total of 7 double crochet kasama na itong chain mula dun sa foundation natin. So, meron tayong dalawa. And let's work on 5 double crochet. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, double check po kung total of 7 yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, check. Ayan. So, pagkatapos po, sa susunod na stitch, let's make 1 half double crochet. So, 1 half double crochet. Ayan. 1 single crochet po into the next stitch. And 3 single crochet into the last stitch or hole. Ayan. 1, 2, and 3. Ayan.
So, kung ano din po yung pattern na ginawa natin dito, kung ano yung stitches na ginawa natin dito sa kabilang side, ay ganun lang din yung gagawin natin para naman dito sa kabilang side. So, after natin mag 3 single crochet in 1 stitch, into the next stitch, 1 single crochet naman po. Ayan. And then 1 half double crochet into the next stitch. At para po sa mga natitirang stitches ay double crochet na lamang. Double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and chain 2 para sa last stitch. So let me show you. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, check. 6 double crochet and then chain 2. 1 and 2 and slip stitch po dito sa pinaka last hole or stitch natin. Okay, so clear. Ayan. Okay, so ganito na po ang itsura ng ating small petal. Nagpalit ako ng hook kasi mas magandang gamitin yung pink sa polyester yarn. Ayan. So now it's time to insert our galvanized wire. So napakadali lang ng proseso. Ilagay natin itong wire natin sa pagitan ng hook and ng yarn. Okay, and then tayo ay mag-chain 1. Chain 1. At katulad lamang po ng nakita nyo kanina do sa first petal na ginawa natin, we're going to work on single crochet dito sa outer loops. So dalawa lang naman. Dalawang single crochet dito sa ating outer loops. So 1 in each stitch. 1. And 2. Ayan. So pagkatapos nun ay sa full stitch na po tayo. Ayan. Diyan po sa top chain natin, gagawin yung single crochet. Total of 11 single crochet bago po tayo mag-i-increase dito sa susunod na stitch. So mag-i-increase tayo, meaning to say, maglalagay tayo ng dalawang single crochet in one hole or stitch. So ito yung pinaka-tip. Tip part ng ating petals. Ano? So, 1 single crochet and 1 more single crochet. Ayan. So, katulad lang din po ng ginawa natin dito, isi-single crochet natin dito habang tinatago yung wire. Ayan. So, magkita-kita po tayo dito sa last part. Ayan, once it's complete, kailangan lang natin mag-slip stitch dito sa pinakang kauna-unahang top chain natin. So, slip stitch lang dyan. And mag-chain 1 po tayo sa pagitan nitong ating mga wire. So, let's chain 1 and then we can cut our yarn na. Ayan, kapag nabuo na po natin yung ating tatlong maliliit na petals for center at ito naman yung pang outer natin na petals, yung malalaki, isi-secure na natin siya. So katulad lamang din po ng ginawa natin dito, ayun din ang gagawin natin dito sa maliliit na petals. Ayan, kapag okay na, igilid na lang po natin siya. Ito naman pong center part or yung sa pollen yung gagawin natin. So, unahin natin gawin itong yung choco brown na part. Let's chain 5, mga kapatid. So, of course, to begin, make a slip knot. And chain 5, okay? So, 1, 2, 3, 4, and 5, okay? So, 5. Correct? Ayan. Mag-i-slip stitch lamang po tayo dito sa ating mga chain. So, mag-start tayo ng slip stitching natin dito sa second chain. Okay? So, malinaw ba? Nakikita ba? Second chain. Bilangin na lang natin. 1 and 2. Diyan tayo mag-slip stitch. Ayan.
all the way across po ito, meaning to say hanggang dun sa last stitch or hole, magi-slip stitch tayo. 2 3 and 4. So ganun lang kadali, ano, kahit dark po yung color ng ating yarn at medyo mahirap makita, eh madali naman pong intindihin yung instruction. So again, chain 5. 1 2 3 4 5, okay? And then we're going to repeat the same pattern na ginawa natin dito sa first kung ano man tawag dyan. Sa first part, okay? So, slip stitch again. Count natin. 1, 2. Dito po sa pangalawang single crochet tayo mag-slip stitch. 1, 2, 3, 4. Okay? So, kailangan po ay makabuo tayo or makagawa tayo ng limang ganito. Meron na tayong dalawa. So, ulitin nyo na lamang po. Hindi ko na ipapakita. 1, 2, 3, 4, 5. And just repeat the same process or pattern. Magkita-kita po tayo kapag kakompleto na yung ating 5 pollen. Ayan, kapag katapos na po yung limang anther or stamen ng ating tulip, ay atin namang i-slip stitch yung ating, ayan, mag-slip stitch lang po tayo dito sa first stamen. Stamen ba yan? Basta yan na yon. Sa first stamen na ginawa po natin para dun sa ating tulip, slip stitch lang tayo dyan. Yung butas dito sa kauna-unahang chain na ginawa natin. Okay, kahit hindi masyadong makita, malinaw naman po yung instruction. Sa kauna-unahang chain na ginawa natin dito sa first stamen, slip stitch lamang po and then let's cut the yarn. Pagkatapos, kunin lang natin itong tail na to, ilalagay natin sa likod. So, itusok mo yung iyong hook mula sa likod na ating stamen and then grab the yarn. At dalhin mo lamang sa likod. Pagkatapos noon, ibubuho lamang po natin siya dito sa isa pang tail. Ayan. Okay na yung once lang, isang beses lang natin siya binuhol. Kunin na po yung wire na pag gagawa natin ng pollen, yung golden yellow siya. I-bend nyo na siya ng ganito. Grab your yarn and then make a slip knot. Ayan. So, ganito ang itsura niyan. Kailangan lang po nating baliktarin yung posisyon ng ating hook. Tanggalin si hook at itusok ng pakabila. Ayan. Pagkatapos niyan, ito na yung ating wire. All we need to do is make single crochet and then naka-insert po yung ating wire, okay? So, ang position ng ating wire, nasa ilalim yung yarn, nasa ibabaw yung hook, okay? Yung tail natin ay iiwanan natin dito sa bandang baba. And then, mag-chain 1 muna tayo. Chain 1. And then, let's make 8 single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So okay na po yung 8 single crochet para sa haba ng ating pollen na gagawin. So, cut the yarn. Hilahin mo to, syempre, para mag-lock yung iyong stitch. Ayan. So, ayus-ayusin mo na lang yung itsura or position ng iyong mga stitches. Ilagay natin dito sa curved na part ng ating wire. At ibilog natin siya. I-shape natin ang pagarne. Ayan. So, all we need to do is twist the wire para mag-close yung ating yan, yung part na yan. So, i-twist lang natin siya. Ayan. I-twist mo na siya hanggang dulo. Ayan, i-assemble na po natin ang ating yung gitnang bahagi ng ating tulip.
So, kailangan lang natin siyang ishoot dito sa butas. Ayan. Pagkatapos, iikot lang po natin itong tail dito sa may wire. 1 or 2, bahala na po kayo. Or 1 na lang. Isang beses na lang, just to ano lang. Para lang ma-steady po yung ating stamen dito sa ating pollen. Ayan. So you can buhol-buhol this twice. Ayan. Siyempre, i-check ninyo kung okay na ba yung itsura. Kailangan ay siyempre. Ayan. Pwede nyo i-close naman ito. Masyadong malaki ang mukha. Ayan. Bahala na kayo. And then, para naman po sa mga petals. Ayan. I-ready na natin yung mga petals natin. Kailangan na i-curve natin siya. Ipwesto natin siya ng paganyan. And then, i-bend natin dito sa banda rito. Bend natin. Ayan. Kailangan po ganyan ang itsura niya. Okay? So, lahat yan, ganun ang gagawin natin. Handa ang floral tape. Ganun din ang ating floral wire. Ayan. So, mag-ano lang tayo dito. Magputo lang tayo ng kaunting floral wire. Gagamitin natin to pag-assemble ng ating flower. Tapos maikli lang din na floral tape. Ay, yes, floral tape. Oh, lahat ba marunong nang gumamit ng floral tape? Stretch. Umpisahan po nating tirahin yung small petals, of course, dahil siya ay nasa loob. All we need to do is arrange it there. All right. So ayan, ipwesto mo lamang po yan siya diyan. Ayan, kung sa tingin mo ay okay na, everything is good, everything is okay. Ito na lang muna ang ilagay natin, yung tape. I-attach na lang na, tape na lang muna yung gamitin natin para mas steady itong ating arrangement dito. Don't put here, pero instead dito sa bandang baba, okay? Ayan, para naman doon sa outer petals natin mga kapatid. So, ganun lang din. Ilalagay natin siya dito sa part kung saan nag-meet yung one petal at saka yung isang petal, yung kasunod na petal. So, kailangan ay ayusin ninyo po ang itsura ng inyong petals bago nyo i-final, bago nyo siya i-lock or itali ng wire. At kung sa tingin nyo po ay okay na, tatalian na natin siya ng wire. So, haba-habaan nyo yung maiiwan dito para kahit papano hindi kayo mahirapan mag-twist, mag-tali. So, bago natin siya i-finalize, ayus-ayusin pa din po yung mga petals. Pagkatapos po niya, lalagyan na natin siya ng mahabang wire. So, ipapalaman lang naman natin siya dito. Kahit dito na lang banda. Ayan. So, buksan-buksan mo lang yan. Kahit dito na lang, hindi na natin kailangan isuksok hanggang doon sa taas. Kahit hanggang dito lang yan siya, babalutan lang natin siya ng tape, okay? Sadan! So, ayan, nakabuo na tayo ng isang cute na blooming tulip. Ayan, ibigay natin ang sukat ng ating tulip. So, nasa 2.5 lamang po siya, 2.5 inches, mga kapatid, yung height niya. And, ayan, so buksan natin, i-open natin, bubuka ang bulaklak. Ayan. So, normal lang po yan, magiging ganyan ang itsura ng stamen. So, aayusin nyo na lamang yan, okay? So, ganyan siya. Tapos syempre, iaayos nyo pa rin yung pagkaka-arrange ng ating mga petals para maganda siya tingnan. Huwag nyo pabayaan na kung paano nyo lang siya binuka ay ganun lamang ang itsura niya. Aayusin natin siya, isiset natin siya. Ayan mga kapatid, o diba? Ang simple lang gawin, charot! So susunod ko na lamang po ipapakita sa inyo yung tutorial na ang dahon na akma para sa ganitong size ng ating tulip. Kasi I'm running out of
phone memory. So, paunti-unti na lang po muna yung tutorial na gagawin. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita na lang tayo sa mga susunod na video tutorials. Bye-bye!